Hi guys and welcome back again sa Happy Tummy Channel. Sa ngayon, panibagong araw at panibagong recipe na naman ang ating matututunan ngayon. Yes guys, negosyo idea ang ating gagawin at lulutuin natin ngayon. At sa mga naghahanap ng pangnegosyo dyan, itong video ang para sa inyo. Kaya tapusin itong video na to hanggang sa huli. At bago tayo magpatuloy, yes guys, pasalamat muna tayo kay Ate Charmaine dahil sa kanya itong recipe na to. Yes guys, follow niyo at subscribe kayo sa kanyang channel. So click niyo lang yung subscribe button niya and hit that notification bell and then click all para maging updated ka sa kanyang uploads. Yes guys, meron siyang din mga negosyo ideas at mga recipe na tsak magugustuhan niyo din. So let's proceed sa ating video. Tara na! At para sa ating ingredients, ito lang ang kailangan natin. 1 piraso ng beef loaf, 1 piraso ng itlog, at 1 cup ng all-purpose flour, and 1/4 cup ng sugar, and 15 pesos na oil, 1/4 teaspoon ng baking powder, at ang ating salt and pepper. At para sa ating unang procedure ay buksan muna natin ang ating beef loaf. Yes guys, maging maingat tayo sa pagbubukas. Kung bata ka pa, hindi ka pa pwede itong magbukas, hindi ba? So pag nabuksan na eh, tanggalin lang natin ang beef loaf sa kanyang lalagyan at ilipat natin sa malinis na pinggan. Yan guys, dahil wala tayong food processor, gagamit na lang tayo ng tinidor para mapino ang ating beef loaf. So pinuhin lang natin lahat yan ng pinong-pino. So yan guys, set aside lang natin at sa next procedure na tayo. At para sa ating next procedure, pagsama-samahin lang natin ang lahat ng ingredients. Unahin na natin ang ating pinino na beef loaf. And then pagkatapos, maglagay na tayo ng 1/4 cup ng sugar. And then, this is optional lang, depende na lang kung anong gusto mong gamitin. Meron tayo dito ang magic sarap. Kung hindi naman, pwede na naman salt ang ilagay nyo. Pero para maging malasa naman, magic sarap ang ating ilalagay. Pero konti lang, hindi natin dadamihin. And then, maglagay na natin ang ating black pepper. Hindi natin na dadamihin. Depende na lang sa'yo kung mahilig ka sa maanghang. And then, ilagay na natin ang 1 teaspoon ng baking powder. 1/4 teaspoon pala. At isabay na natin ang 1 cup ng all-purpose flour. At ilagay na natin ang ating mga wet ingredients. Unahin natin ang ating itlog. Sa mga bastos dyan. Ayan guys, so mix-mix lang natin hanggang maging well-incorporated na silang lahat. So nakikita nyo, mukhang hindi pa siya, ganyan yung ating consistency na kailangan. So magdadagdag tayo ng 1/2 cup ng tubig. So yan guys, hindi mo natin siya bibiglain sa paglagay ng tubig. Kalahati muna dahil baka, alam nyo na, maging ano siya, watery. So yan guys, mix-mix lang natin hanggang maging well-incorporated na sila. And then ilagay na natin ang 1/2 ng tubig and mix lang ulit natin. So pag okay na siya, ay pwede na natin siyang iprito. Ayan guys, dahil wala akong pastry bag, ay mag-improvise na lang tayo ng pastry bag. Yes, gamit itong malinis na bond paper. Ganito lang ang gagawin natin. And then,
lagyan lang natin ang scotch tape dyan sa dulo para hindi siya matanggal. So ano nga ba ang purpose nito? Dito natin ilalagay ang ating butter para naman maging rice siya tingnan, hindi ba? So ilalagay lang natin ang ating butter sa ating ginawang improvised pastry bag. Malalaman niyan mamaya kung anong gagawin natin dyan. So yan, set aside lang natin at magprito na tayo. At ayan guys, para sa ating pagprito ay gagamit ulit tayo ng ating mahiwagang butane. Hindi, joke lang. So buksan muna natin ang ating butane. And then ilagay na natin ang ating kawali. So yan guys, painitin muna natin at ilagay na natin ang ating 15 pesos na oil. Then guys, ang ating gagamitin na apoy ay low and medium heat lang para naman hindi masunog ang ating fries na ginagawa. So yan guys, ito na ang ating ginawang improvised na pastry bag. So ganito ang gagawin natin para maging fry siya at maging horizontally. So ganyan lang ang gagawin natin guys. So hindi ko ma-explain. Kayo na lang ang bahala kung anong ginakikita nyo. So yan guys, tulutuin lang natin ito ng 2 to 3 minutes in a medium heat lang para hindi masunog siya. At yan guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay magsubscribe ka na and hit that notification bell para updated ka sa ating mga daily uploads. At yan guys, kung gusto nyo pa ng ibang klaseng video, yung mga negosyo na video, ay check nyo lang yung channel ko at nandun po sa aking mga latest uploads kung ano ang hinahanap nyo na pang negosyo at syempre, mga kakaibang recipe. At yun na nga guys, at okay na siya, ihanguin lang natin sa ating kawali at strain lang sa gamit ang ating strainer. At pagkatapos niyan ay let's do the plating! Yes, guys. At ayan na nga. Ano ba yun? At ayan na nga guys, diba napakadaling gawin lang at napakasarap yan, promise. Yes guys, so pwede mo itong gawing pang negosyo at pwede rin pang merienda lang. So pwede mo itong ibenta ng 2 to 3 pesos bawat isa or 10 pesos bawat ganyan. So depende na lang sa'yo sa marketing mo at sa kung gaano kalaki ang nagawa mo. So yun guys, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para pwede ka sa ating mga daily uploads. So thank you for watching. I hope meron kayong natutunan naman. And don't forget to don't skip ads. Yes guys. So thank you for watching. God bless and bye-bye. See you in my next video.